Pero may onay, nagbabalik mga ka-hunters. Unahin po natin kay Pakito, Ribukas. Pwede po pakikilatis po itong kung tama ang pagkasuri. No? Tingnan na lang natin mga ka-hunters dahil 2005. Kung itingnan natin eh, mukhang normal naman po ang iyong mga 10 piso. At medyo dumikit lang ng bahagya yung year 2005 doon sa kanyang inner circle. Common lang naman po yung mga ganyang error sa mga 10 piso natin. Ganun din dito sa year 2006 na ito. Pero kung papansin ninyo, itong year 2006 na ito, medyo parang mas maliit yung script niya. Yung portrait ng dalawang bayani, mas maliit kumpara doon sa year 2005. Yan o. Di po ba mga hunters? No? Konting-konti eh. Bahagya eh. No? Kasi yung ulo dito ni Andres Bonifacio malayo sa inner circle. Kaya nagmukha siyang maliit. Maaaring yun po ang error dito. Kaya pakitignan natin mabuti. No? Kumakapagpadala ka ulit ng video para makita ulit natin. Kasi maaaring small script ito. Ito naman kay Ruben Tupas. Pinatitignan din no? Kung error po ito. No? Ito medyo mag-aalanganin ka lang. No? Pero meron po tayong mga palatandaan dyan mga hunters. No? Para malaman natin na itong ay error coins. No? Para sa tingin ko, ito ay error coins. Eh. Kasi kung ito po ay damage lamang, no? O sinadya ng isang tao, eh, kakalawangin na po yan. Yun po yung isang palatandaan dyan. Tandaan po ninyo yan. Basta pagdating po sa mga post-mint damage or mga mint errors, tulad yan, dapat eh, kinarawag na po yan, mga countries. No? Especially doon sa reverse niya. At dito sa reverse niya, meron din siyang parang malalim. May mga marking dyan na parang tama pero kung titignan nyo eh mukhang post may damage din po ito mga hunters. So para sa akin lamang na ito po ay post may damage coin. Ayan. So pwede na rin for collection kaya alam mahirap ibenta ito kasi mag-aalanganin eh yung mga taong o yung mga collector na bibili. Ito naman kay Christopher ayo pakilatis po salamat. Ito yung mga 2005, meron tayong tatlong piraso nito. Ito po yung mga tinatawag kong mga hybrid die, no? Hybrid 2005, 10 piso. Sa obverse, eh, okay lang naman eh. Yan, at medyo maganda pa, no? Ito yung kanyang reverse, ayan, kung papansinin niyo. Kaya tinawag kong hybrid yan kasi nakikita mo dito yung katangian ng isang die 1 dahil doon sa kanyang araw, tapos yung die 2 dahil sa kanyang cogwheel, die 3 dahil sa kanyang script nakadikit doon sa inner circle pati yung araw na yan na nasa gitna niya. Sa die 3 po makikita yan. Yun. So pinagsama-sama. No? Die 1, 2, and 3 yung katangian ng mga tatlong iyon ay napunta sa isang coins. Kaya po naging hybrid coin po ito nga 10 piso nito. Hindi naman ito sobrang hirap hanapin eh. Sunod, kaya Corona Siam. No? Ito, 5 piso yan, 2002. Sukli lang ng driver yan. Tinabi niya, no? Yan, so, lamang kasi kapag nag-aabang-abang ka na ng mga coins, no? Sa mga sukli, may posibilidad pa rin na makakuha ka. Katulad po nito, 5 piso na ito, PSP. Toned, no? Toned coin siya. Nagkaroon siya ng parang mamula-mula na kulay. Kung makikita ninyo at meron siyang karakteristik na maaaring ito po ay na-structure din ito eh. Structure grease error no? At kung papansinin ganyan ang kanyang itsura pero yung condition po nito ay maganda pa mga ka-hunters no? Ganun din sa reverse niya meron din ang pagbabago sa kanyang kulay sa may bandang itaas na yan parang mamula-mula na light orange siya. So, okay din po ito for collection. No? Maring na itabi ito ng unang humawak dito eh. Kaya hindi masyadong naging gastado at siguro nag-desisyon na paikutin. Ito mga Ruben, upas ito na yung ating main coin. Yung topic natin dito, 2003. Ayan. So, mga countries, ugaliin nyo po tumingin sa mga numista no, para makita po ninyo kung ano-ano pong variation ang dapat nating makuha sa mga 10 piso kasi marami pong variation kasama na itong year 2003 na ito. Ayan. So tingnan natin yung reverse kasi dito natin makikita yung variation ito. Die to ito. Ayan.
by 2. Pero hindi po siya D. Kasi yung karaniwan po nating makikita sa mga 2003 ay die 2D. Yung extra sharp pointed stars. Pero po ito pong isa ito ay mukhang die 2A. Kapag sinabi po kasing A yan, o ganito po kasi ang itsura niyan. Ayan. Bali, yan po ay tinatawag na plumeria shape stars na halos kapareho nito nga 2003. Diba mga ka-hunters, no? Wala pong record yun sa lumista. So malaki po ang posibilidad na itong year 2003 niya ay isang die 2A plumeria shape stars. Ayan, kung titignan po ninyo mga ka-hunters, no? Parehong-pareho yung examples na ating ipinakita. Ayan. Kaya ngayon pala mga ka-hunters, no? I-double check nyo na ang inyong mga year 2003 dyan na baka meron po kayong die 2A plumeria shape stars. Tandaan yung record doon at yung karamihang makukuha natin ay yung die 2D na merong extra sharp pointed stars. Ayan po siya, no? Ganyan po ang magiging itsura noon. Plumeria, tandaan po ninyo yan. No? Reviewin lang po ninyo sa may numista. At meron po mga link doon para makakita po kayo ng mga example para makabisado ninyo yung tinatawag na die ABCD na iyan. Sa ngayon, wala pa naman itong mga collector's price. No? Pero syempre kapag rare at bibili ka, maganda na po ang magiging kapalit niyan. Alright, mga kates, bago lang po tayo magtapos. So, huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, lalong-lalo po doon sa mga baguhan. At mag-join po kayo sa ating membership. At pakipalo ang ating Facebook page. God bless you all po. Out muna tayo.